Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Nakakita ka na ba ng matabang unggoy? Ang matabang aso at matabang tigre, nakakita ka na ba? Ilan lang yan sa matatabang hayop na inyong makikilala na sigurado magpapasaya sa iyong araw. Number 1, Dambuhalang Unggoy. Umpisahan natin ang kwentuhan sa unggoy na ubod ng taba. Siya si Uncle Fatty at palagi mo siyang makikitang kumakain. Kung ang normal na unggoy ay may bigat na 9 na kilo, si Uncle Fatty naman ay may timbang na 26 kilos. Paborito ni Uncle Fatty ang pagkain ng matamis na prutas, milkshake, mais, pansit at tinapay na naiwan ng mga turista sa siyudad ng Bangkok, Thailand. Nagkalat kasi sa kalsada ang mga tira-tirang pagkain na tinapon ng mga turista at ito ang kinakain ni Uncle Fatty. Kung minsan, binibigyan nila ito ng chichirya. Sa sobrang taba ni Uncle Fatty, sumasayad na ang tiyan nito sa lupa. Ayon sa mga doktor, peligro si Uncle Fatty na makakuha ng sakit gaya ng diabetes dahil sa sobrang katabaan. Dahil dyan, hinuli ng mga otoridad ang unggoy upang sumailalim sa weight loss program. Pinag-exercise si Uncle Fatty buong araw at binawasan din ang kanyang pagkain. Sa loob ng isang buwan, unti-unting pumayat si Uncle Fatty at nabawasan ang kanyang timbang ng 2 kilo. Sumikat sa internet si Uncle Fatty noong 2017, ngunit noong 2019, namatay si Uncle Fatty sa edad na 20 anyos. Rest in peace, Uncle Fatty. Sigurado kong maraming pagkain sa langit. Oo nga pala, kung nag-i-enjoy ka sa ating kwentuhan, don't forget to click the like button. Maraming salamat! Number 2, Kasi ang matabang aso. Ito ang ordinaryong border collie. Aktibo sila at mabilis kumilos. Ito naman ang pambihirang border collie na si Kasi. Sobrang taba nito at umabot na siya ng 58 kilos. Kung ikukumpara yan sa normal na bigat ng border collie, sobrang laki ng diferensya. Ayon sa may-ari sa aso, pinapakain niya raw ito ng kung ano-anong pagkain. Kasabay pa nga niya daw itong kumain at sa aso niya pinapaupo sa mga sobrang pagkain. Dahil sa sobrang katabaan ni Kasi, dinala ito sa ospital noong 2011 sa Kenilworth, Warwickshire. Dito na pagdesisyonan ng otoridad na kuhanin si Kasi upang sumailalim rin sa weight loss program. Binawasan ang kanyang pagkain at pinilit siyang mag-exercise gaya ng swimming. Pagkalipas ng 6 na buwan, nabawasan ng halos kalahati ang kanyang timbang. Naging laman ng balita si Kasi noong 2011, ngunit noong 2015, naiulat na namatay si Kasi sa edad na 7 taon. Rest in peace, Kasi, at siguradong pwede ka nang kumain ng wantosawa sa langit. Number 3, Bronson ang matabang pusa. Sumikat sa internet si Bronson dahil sa bigat nito na aabot sa 30 pounds. Sa sobrang laki ng bilbil ni Bronson, nahihirapan na itong umakyat ng hagdanan. Hindi lang yan ang amazing kay Bronson dahil isa siya sa kakaunting populasyon ng pusa na may hinlalaki. Oh, wow. Ayon sa mga doktor, malusog si Bronson at wala itong sakit na may kinalaman sa pagiging mataba nito. Dahil dyan, walang interes ang mga amo ni Bronson na magbawas ito ng timbang. Pero, ibahin mo ang pusa na si Sprinkles. Sa sobrang taba ni Sprinkles, pinapalungay ito sa swimming pool bilang bahagi ng kanyang exercise. Inaalagaan sa Sea Isle City ang pusa na si Sprinkles katuwang ang ilang volunteers. Mabigat buhatin si Sprinkles dahil sa timbang na 15 kilos. Hirap na nga itong maglakad at kumilos. Maski ang umikot-ikot sa sahig, hindi na nagagawa ni Sprinkles. Kailangan pa siyang tulungan ng mga tao para lang makaikot. Sa sobrang taba ni Sprinkles, hindi na siya magkasya sa pintuan. Number 4, Matabang Daga. Nakakita ka na ba ng daga na sa sobrang taba? Pwede na itong makipagkaibigan sa pusa. Kapag ang daga ay sagana sa supply ng pagkain, hindi nakapagtataka na kain itong lumaki hanggang sa punto na pwede na itong mambuli ng pusa. Kaya naman importante na panatiliing malinis ang paligid kung ayaw mong makakita ng daga na ganito kalaki. Ah! It bit me! Oh my God, it bit me!
Sa maniwala ka man o hindi, may mga tao na mahilig mag-alaga ng daga at ang trato pa nga nila rito ay parang baby. Inaalagaan at pinapakain. Mag-ingat nga lang dahil hindi lahat ng daga ay friendly. Kahit patay na ang daga, pwede pa rin itong lumaban. Please be dead. Please be dead. Oh my gosh, it's dead. Holy... Number 5, matabang tigre. Dito sa Harbin Tiger Park, may kilala mo ang mga nagtatabaan at ubod ng bigat na tigre. Sa loob ng park, pinagsama-sama ang mahigit 30 individual ng tigre at lahat sila puro mataba. Ang iba sa kanila ay mas gusto nilang matulog sa sobrang bigat ng katawan. Ayon sa nangangalaga sa mga tigre, tumaba raw ang mga ito dahil palaging pinapakain ng mga turista gaya ng buhay na manok. Inalmahan naman ito ng mga animal rights activists dahil hindi makatarungan ang hayaan tumaba ng husto ang mga alagang tigre. Maaari kasing makakuha ng sakit ang tigre gaya ng diabetes at joint pain tulad ng sobrang katabaan. Kaya naman bilang solusyon, nakaisip ng paraan ang mga caretaker kung paano nila papapayatin ang tigre. Yan ay ang sa pamamagitan ng exercise. Pero hindi ito basta-bastang exercise dahil gumagamit sila ng drone para ipahabol sa tigre. Sa sobrang tuwa ng mga tigre, lahat sila ay sumusubok hulihin ang drone. Kapag nahuli ng tiger ang drone, meron na naman silang merienda. Dahil sa kanilang katabaan, siguradong mas mabilis ka pa rito tumakbo. Number 6, matabang oranggutan. Noong year 2020, sumikat sa YouTube ang video ng oranggutan na tumatawa at natumba pa sa upuan. Ang unggoy sa video ay si Oshin at isa siya sa pinakamatabang unggoy na inyong makikita. Nagsimula ang kanyang paglobo nang simula siyang pakainin ng chichirya ng amo niya na si Brenda. Inalagaan ni Brenda si Oshin sa South Africa kung saan puro matamis at junk food ang pinapakain niya rito. Pagkalipas ng 3 taon, ang dating mapayat na unggoy ay naging dambuhala. Sa sobrang laki ng kanyang tiyan, tinalo pa nito ang kapitbahay mong malaki rin ang tiyan. Dahil sa kanyang obesity, piligro si Oshin sa high blood, diabetes at cardiovascular disease. Upang iligtas ang buhay ni Oshin, sumailalim sa matinding dieta ang unggoy. Tanging prutas at gulay lang ang kinakain ni Oshin, kaya ang dating 97 kilos ay ngayon umabot na lang ng 72 kilos. Sa ngayon, masayang namumuhay si Oshin sa Zoo Basel sa bansang Switzerland kung saan sumikat siya bilang YouTube sensation. Number 7, Dennis the Dachshund. Ang last sa ating kwentuhan ay ang aso na aakalain mong inedit lang sa computer. Sa maniwala ka man o hindi, yan ay isang totoong aso. Ito si Dennis the Dachshund at pagmamayari siya ng nursing student na si Brooke Burton. Ayon kay Brooke Burton, kinuha niya ang aso mula sa kamag-anak niyang walang ginawa kundi pakainin ang aso ng pizza at burger. Ang timbang ni Dennis ay katumbas sa bigat ng 5 dachshund. Sa sobrang taba ni Dennis, nahirapan na itong maglakad. Dahil dyan, minabuti ni Brooke na sanayin sa ehersisyo ang aso at binawasan din niya ang pagkain nito. Sa huli, sumailalim din sa operasyon ng liposuction ng aso at inubos ng mga doktor ang bilbil ni Dennis. Matagumpay ang operasyon dahil mula sa timbang na 25 kilos, naging 5 kilo na lang si Dennis. Kaya naman kung ang pangarap mo ay mabuwasan ang iyong timbang, magsumikap ka dahil walang nadadaan sa madaling paraan. Kapag kailangan mo ng motivation, bakit hindi mo isipin ang pinagdaanan ng mga hayop para lang sila pumayat? Kung sila nga ay kinaya, ikaw pa kaya? O ano, alin sa mga hayop na akin na itampok ang pinaka nagustuhan mo? Ako kasi, nakwitan ako kay Uncle Fatty. I-comment mo na yan sa baba ng mabasa namin. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Reza Bayo, Gian C. Monte, Gerald Gardose, Shanaya Chloe D. Granado, Ran Tumaron, Jacob Fuentes, shoutout din kay Ray June, at Tresha Kizon Chan.
Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys on my next video. The FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!